binuntoran niya talaga kasi ako. Lahat ng mga kinabi talaga doon. Na, napakabait talaga. So kaya, eh bro, ano ba bro yung mga i-rundown nga natin bro, yung mga nilagay mo doon sa inayos mo? Pinalitan natin ng air filter, tapos spark plug at saka yung ignition coil. Kasi lumang-luma na din. Palyado yung ano mo, yung makina, kaya kailangan natin palitan yung spark plug at nagpalitin tayo ng radiator cap at saka yung ano, change oil na din tayo. Change oil. Kasi naglagay tayo ng cover sa ilalim para sa kung merong basa or ulan, yung tensioner bearing hindi na mabasa ulan. At saka yung mga belt. Saka yung ano, fog light. Fog light. Yun. Wow. Wala. Android stereo. Ay, yung Android stereo, grabe, gustong-gusto ko. Excited na ako. Para. Okay bro, maraming salamat bro. Hello. Good morning! Welcome back to another episode. Ngayon, ay andito tayo ngayon sa Davao City. Sa likuran ko is yan ang shop ni Dodong Laagan na kilala sa YouTube na si Surplus TV. Ang galing yan sa mga basta mga usapang mga minivan customization. Dodong Laagan yan. Ngayon, andito tayo ngayon kasi nga yung unang purpose na kung bakit nandito tayo is para palitan ang gulong natin. At ito yung ipapalitan ng gulong. Yan. From kulay puti na mags na ang size niyan is 15, tapos manipis yung gulong, low profile tayo kaya medyo nahihirapan. Ito si ano, Dodong Laagan bro, shout out. O yung mga nagkaka-interest dyan ha, mga first timers yung nagkaroon ng interest sa minivan tulad mga pinagagawa ko dito is subscribe nyo si Surplus TV sa YouTube, makakakuha kayo ng mga tips. Pwede rin kayong kumontak sa kanya sa page niya, Surplus TV page, Surplus TV page sa Facebook. Pwede kayong mag-inquire, pwede kayong magpa-custom ng mga vans sa kanya. Di ba? Nakakatawa no, kaya ako wala naman, ako kasi wala naman akong talagang masyadong alam sa mga ganito, pero nasa pagba-van life tayo, so kailangan nating matuto ba? Para hindi tayo drive lang ng drive tapos hindi natin alam kung ano nangyayari sa sasakyan natin. So actually yung struggle talaga nung batod natin is sobrang lakas niya talaga sa gas. Kaya naman yung gas consumption, pero kasi bumabiyahe tayo ng mahaba, sayang ba yung pera? Kailangan nating palitan ng naaangkop na size talaga para sa kanya, para hindi mabigat iikot yung mga gulong. Tsaka yung van kasi natin is 4x2 lang yan, hindi 4x4, so medyo hirap talaga siya kapag malalaki ng mga gulong. So, pinapalitan niya ni Bro Dodo ngayon. Ito ipapalit diyan. Ano to bro? K&K? K&K wheel. Itong kulay ang kinuha natin para close to, ano pa rin naman, to white. Kasi blue yung sasakyan natin, yung van. Dapat yung gulong natin, yung sapatos niya, is medyo contrast pa. Gusto ko rin sana ng itim. Pero ganito na, para balinis din natin, ba? Diba, tignan nyo yung gulong natin, ang laki-laki talaga nyan, 15, mabigat siya, tapos ang nipis lang. Low profilers, let's go, bye-bye na. Mamaya magkakaroon tayo ng tour ba, mamaya ikot ko kayo dito, sama si Bro Dodong sa mga units na mga naka-display dito na ready to go na yan sa mga may order. Lakas pala ng mga umorder dito, karamihan hindi taga dito, mga taga Luzon. Nakasalubong ko sila dati, yung kasama ko si Commander D, nakasalubong namin sila sa Samar, tatlo sila, hinatid nila yung van na tatlo sa Norte, sa Luzon. Tapos nag-aeroplano na lang sila pabalik. Grabe. Nililinisan, kasi siguro madumi. Madumi bro, kaya nililinisan. Yes sir, masyadong madumi kasi. Dahil sa haba din ng biyahe. Magaling ka pa talaga ang magtagalig. Hindi pa na kakasamutan yung pinag-aralan ko doon. Pero pwede kaya ako magbisaya, kabalo ko gamay. Kabalo ko. Di pwede ano ba, ano ba yung benta? Ibaligya. Ibaligya sa ano ba, merkado. Pwede libakon. Di pwede libakon. Kabalo ko gamay. Ano bro sa'yo ito?
Ah, order din to. Ito, ano namin dito, pang ragging. Ito yung pang service. Ito, sa ano to? Taga-Cagayan Valley yung owner. Taga-Cagayan Valley. O sige, habang napabalit ng gulong dun, ikot-ikot tayo sa mga... Grabe naman! Para akong bata, tuwang-tuwa ako ah. Ito is VIP concept. Oo. Hirapan ako nito. Ikaw din nag-ano bro? Naggawa ng mga upuan? Pinagawa. Meron kong pinagawa. Manunahe? Yan. Gusto ng owner. Ano naman? Ito to, 4x4 to. 4x4. Ah, yung mas malakas na makina, no? Oo, oh, same naman siya, pero BBT na, mas tipid sa gas. Mas tipid sa gas. May mga katipid na tayo, bago na yung gulong natin, maliit na. Ah, mas malaki yung ano niya. Oh, ganda. Tapos ito yung ano bro, monitoring ng... Temperature. Turbo to? Non-turbo. Non-turbo. Yeah. Yung sa akin pala, non-turbo. Dating turbo. Dating may turbo, tinanggal ng turbo. Ang tawag pala doon, kapon. Kapon yun. Galing pa lang Cebu yung unit natin. Wala akong alam eh. Tapos ito, ganda rin bro. Turbo to. Napakalinis no? Ayan yung pangalan ng van natin, Every Wagon. Pag gusto mo kalagyan ng ganito, kalagyan natin. Meron ka? Parang meron tap na kira. Oh sige bro. Oh, shout out kay Bro Dodong ah. Siya talaga yung mag-ano nung van natin. Aayusin talaga niya, promise, natutuwa ako. Kaya yung mga gustong magka-van, message na kayo sa Surplus TV page sa Facebook. Silipin ko nga rin. Puro ano, puro JDM para lahat to eh. Pati yung mga mags niya, original na mags talaga. Wow! Suwabay pa ng ano. Ang ganda bro. Ang linis. My God. Oh. Oh, matik. Ang ganda. Naka-Android na din. Android na rin to? Ibig sabihin may mga YouTube dito? Saan ka nakakabili ng ganyan? Lazada. Promote na yan ha, Lazada. Lazada yan? Lazada yan. Pero isponsoran kita. Weh! Seryoso ba yan? Seryoso. Hindi ako nagbibiro. Bakit yan ano? Doon pa lang sa iba, nahihiyan na ako eh. Walang tuloy ba yan? Seryoso ba yan? Mahal naman yung mags mo din eh. Tapos... Kunin mo na lang yung ganito ko. Ano yun? 7 inches yung may reverse. Oo. May reverse din to? Oh, meron din. GPS meron din. GPS din? So alam ko kung saan napupunta yung unit, no? Pag para may sakaling kumuha, eh susunod na lang ako sa inyo. Kasi alam ko kung saan napupunta yung van. Grabe! Yan. Parang semi ganito yung setup na ang gagawin natin kay Watod. Kasi nababaliw ako. Minsan nabaliw na ako sa mga sasakyan, ngayon bumalik na naman sa mga minivans na naman. Kaya nga yung control ko, ibibinta ko na kasi pag nakikita ko, may mga ano ko, may mga bagong gusto ko gawin, gusto ko gawin camper van. Ayan, napagastos ako. Napagastos? Ibinta ko na. Di ba na, napakadami mong unit bro? Anytime naman, pwede kang bumuo. Saan to bro? Sa Pagadian? Pagadian. Visayas yun, ano ba? Mindanao pa rin. Sambonga. Ah, sa kabilang ano, kabilang side ng ano, mapa ng Mindanao. Kabila. Ito, Cotabato din. Ito, Cotabato. Ito, VIP yung interior. Tukti, grabe! Ito, manual lang to yung wala power seat. Oo. Pero, parang luxury car bro. Talagang leather seat. Leather lahat, no? Oo. Bango. Amoy leather. Ano wala ito? Pwede din. Naka-Android din. So, natutuwa ako bro. Mabira ka. Ano, pwede ako mag-YouTube dyan. Connect ko lang sa cellphone ko yung... Hotspot. Hotspot? Oh, hotspot. Oh my God! Ano, hindi na ako kailangan mag-download ng mga music sa phone ko. Kasi parang mayroong mga signal na area. Subscribe kayo dito ha. Alakay na pa sa salamat ko dito. Diyos ko. Pagandahin natin yan. O oh, sige bro. Pag loves din, lalagyan din niya. Pagbalik sa Manila, maganda na. Siyempre, pag tinuri, gawa ni Dodong lalagyan na. Yeah, di ba bro? Tapos mayroon mga iba pang mga unit dito. Basta sabi niya sa akin ni Bro Dodong, lahat to bro, no? Mayroon naman mga nangyari, no? Isipin mo yun, nag-aantay lang ng mga araw ba kung kailan bibitawan. Mayroon na mga series truck.
Pero totoo bro na yung mga makina ng mga ganito, medyo mas malakas siya kaysa sa mga minivan. Pare-pareho naman, pero ang ano lang, mas magaan yung kanya. Pareha lang sila ng power. Mas magaan yung kaha. Yung, ito kasi mabibigat tapos, eh, no? Pwede mo i-ano talaga ng mabibigat kasi nakamulit. Ito naka-molye talaga. Ito 'yan, no? Ito yung molye na tinatawag. The more na mas makapal yung molye, mas marami kang pwedeng ikarga. Yan yung ginagawa natin dito sa Pilipinas. Pero sa doon sa Japan, hindi na siya advisable. Oo. Kaya pagdating dito, ang gaganda pa ng mga unit. Oo. Hindi bugbog kasi mas ano sila doon. Maingat. Oo, maingat sila. Meron talaga silang standard capacity. Oh. Dito kasi sa atin, kahit 1 ton, hanggang kaya i- Oh, basta tumandar, basta tumabante. Tumabante, pwede yan. Pwede. Rock and roll tayo mga Pinoy, bro. Yung mga iba kasi, sa mga hindi pa nakakaalam, no, yung mga ganitong vans ay nanggagaling to ng Japan. Tapos inuwi dito ng naka-chop-chop pa yung mga yan. Putol-putol talaga yan, as in parang pag binuksan yung container van, lahat yan nagsisiksikan. Oh, nagka-patong yan. Patong-patong. Patong yan. Dito separate yung mga parts, halimbawa yung mga pintuan. Pintuan. Oo, di ba? Nakasalansan yung mga pintuan. Pero naka-apo din yan. Meron yung mga pangalan para at least pagdating. Kung ano doon sa Japan, balik na lang. Oo. Para yung susihan. Number coding na lang para hindi magpalit-palit. So, meron bro. Sabi mo kanina, meron kang... Siyempre, ito yung mga unit dito. Yung mga yan. Ano na yan eh, di ba? Ready to dispose na lang yan. Final check-up na lang. Pero sabi mo kanina, meron kang sariling taga-buo ba? Oo, meron ako. Meron akong conversion, meron akong painting. Lahat dito sa sak ngayon is prepare for releasing ngayon. Pick up that kung ano yung mga kailangan. Road test, yan. Road dito test. Na pagandahin lahat. Oo. Dito. Baga parang QC. Final check-up. Oo. Okay. Bago bitawan. Bro, ilang taong ka na? 29. Ang bata pa niya para humag-handle ng ganito kalaking ano. Ganito klaseng hanap buhay. Nakakabilib. Ayun bro, ang ganda oh. Ito yung mga original na mga stock na gulong talaga ng every wagon sa Japan. Ang gaganda. Ang lilinis tignan bro. Mas maganda talaga walang sticker. Woo! Let's go! Kadalasan kasi pag maraming sticker, yan yung look ng iba lalo ng mga professional. Ang dami. Kung makikita mo yung mga sasakyan dyan na mga mamahalin, makikita mo walang mga sticker. Oo. Pang car show lang kasi yung mga daming sticker. Oo. May mga promotion sticker. Oo. Brandings ba? Oo. Brake pad, ilistag, brake pad. Ayan na, lubit na ang ating gulong. Tsaka mas makapal na siya ngayon. Oh, hindi na low profile. No, hindi na siya low profile. Mawawala na yung, kapag malubak, eh, tag-tag. Matagtag. Mawawala na siya. Ang ganda na. Yehehehe. Yan na, sa sobrang gano'n, naiikot ko ng isang kamay. Yeah bro, hinihigo po yung brake fluid. Brake fluid yan, di ba? Yes, yes. Pati kailangan higupin bro. Kasi pag may palit natin sa brake pad, kakapal din gumanon yung brake fluid pag... Ah! So para may bleeding na mangyayari? Wala naman? Hindi naman tayo mag-bleeding. Kasi kakapal yung ating brake pad. Manifest. Pagpasok natin ito, is yung ating piston dito is papasok. Ganon. Itutulak niya yung brake fluid pabalik. So para baka susuka doon? Oo. Okay. Kaya pinipilit natin na hindi susukan. Okay. Yan yung itsura ng ano, ng every wagon. Pag wala tayong hood o yung takip dito, ganyan yung itsura niya sa logo. Na mechanic ni Dodong Lagan. Oh? Yan. Bro, anong pangalan mo bro? Along. Along. Dodong Lagan's best mechanic. Pang ano pa lang to? Pang check up pala ba ng makina lahat-lahat? Oh, para release. Hindi ka itong ano, bopping. Ah! Van life no? Van life, yung pinapanood ko sa YouTube na mga ginagawa-gawa, nakita ko na sa personal. Napupuyat ako sa kakanood ng mga ganito sa YouTube eh. Ano? Sa Cebu, ang ganda ng gawan niyo, yung mga bumper nila. Oo. Meron na pa dito, yung gawang Cebu, pinadeliver pa dito. Paano yan? Para sa'yo yan, para sa'yo. Ano kung meron tayong merong gagawin na ng modification. Ang ganda ay, ito. Ito yung tara. Ano talaga? Pang-carsyo. Pang-carsyo yan. Ah, kukula. Ay! Pang-hood daw bro. Takti, ang ganda ng matura. Gawang Cebu yan.
Ang galing nila sa pag-ing. Hardcore din ang Cebu pagdating sa ganito eh. Yung mga stretches nila. Ito yung likod. Ay! Grabe! Di ba? Talk to bro. Pang ano talaga, pang lowered. Oh, pang lowered siya. Pina-deliver mo pa yan mula ano, Cebu. Ang ganda. Yung higbit ba, pang summer ba? No. Oh. Utasin ko na yung mga lubak sa. Tandaanin mo, masyado malubak. Oo. Oh. Lakasin mo na lang. Oo. Oh. Utasin, bakbakin. Para hindi mo ramdaman yung ano, lubak. Oo. Oh. Utasin pala tawag dito, no? Pagandahin natin yung sasakyan mo para pag balik doon, yung mga tao, nakatingin lahat sa'yo. Gawang dodong laaga na yan. Upgrades! Ay, nawala na ang ating huso. Ayan. Bapping! Senior yung tagawa. Senior yung taga ano? Tagabap. Lalagyan din ni Bro Dodong ng fog lights. On hand! Tanggal ang ating LCD. Papalitan ni Bro ng nga yung Android. Pwede rin manood ng movie, kunwari hindi ako ha, yung sakay ko habang nagbabiyahe, pwede manood ng movie doon sa kakabit na okay, basta mayroong ano internet. Gusto ko makita, grabe. Papalit. Laking pasasalamay ko dito kay Dodong Lag. Yan. Ayan, ganyan yung mag-YouTube. Ayaw nga, no? Ganyan na lang, YouTube ko lang yan. Nakaspat na yan sa cellphone ko. Grabe! Iko-connect ko lang to, dito. Oo. I-anon mo lang, open mo yung spot niya. Click mo niya, tapos i-ano mo dito. Wi-Fi. Oo. Ah, may ano rin? May mapa rin? Yes, po. Ito na, nalagyan na rin ng fog lamps, fog lights. Para sa mahamog ba? Maulan, bro, no? Yan ang purpose ng mga ano, fog lights na yan. Ah, may switch ng sarili. Ayun. Modified by Surplus TV. Yes. Basta kayo bro, inaayos niya yung ano, para install na tong Android. Hi bro. Kita. Thank you. Taga saan ka bro? Taka dito po, Labaw. Sa Kapit Mintal lang. Na po. May ano din, minivan. Ah, sa Mintal. Ah po. Mintal. Teka, kuha akong sticker bro. Okay. Marami akong sticker dito. Mag-iwan ako marami sticker dito. O, dali mo na yun bro. Bigay mo sa mga kaibigan mo. Thank you. Ha? Okay, thank you po. Sige, sige. Sige bro. Thank you, thank you. Binihisan, pumunta lang ng Mindanao. Binihisan ni bro. Bagong bihis. Lalagyan dito ng every wagon na emblem. Ay, ito bro. Napalitan na rin to. Ito na, naging ano, naging chrome na. Ito kasi itim yan. Pinalitan din ni bro ng ano ba, chrome para... Ang ganda talaga bro, no? Kapag chrome, no? Kasi dati original is chrome talaga. Yung gulong, medyo naka-extrude na siya palabas konti. Pero hindi pa yan malala. Yung dati, eh, pasok na pasok yan, hindi mo makita. Pero ngayon medyo naka-usle. Pero okay lang naman yan. So medyo chrome to sa talsik. Pero saktong talsik lang. Kung nakalabas talaga, yun. Shower ng putik yun. Pero hindi naman araw-araw umulan. Kaya okay lang. Baga yung garagal nung gulong ko dati kasi nga manipis. Ngayon, mawawala na yun. Medyo mas maganda na yung comfort niya. Kasi mas makapal na yung gulong natin. Tapos, yung mugs natin is from 15 naging 13 na lang. So, magkaana siya ngayon paikutin ng makina. Wala, kumbaga, wala ba ang struggle yung makina? Kasi, malaki, isipin nyo na lang, di ba? Malaki yung pinapaikot ng makina. So, nagto-consume siya ng malakas talaga ng konsumo ng gas para mapaikot. So, ito, maliit na siya. So, parang easy na lang, basic na lang sa kanya. Parang, iaarangkada ka niya, pero kalmado pa rin yung makina. Mas mabilis yung marangkada ngayon to. Meron na rin ganito, oh. Ayos, ah. Hindi naman siya set up na mukha talagang camper van kasi para ba mukha lang siyang normal na van pag nakita mo. Ako. Pero kanina nga bro sa checkpoint papasok ng Davao. Hinold ako eh. Mm. Sir, ano pong dalawin nyo? Bakit may ganyan? Sabi ko sir, tulugan ko yan. Tinag ko, may mga lutuan pa ako. Ganyan. So, okay. O sige. Diba ako natutulog.
Ano pa, anong pangalan mo, bro? Renny. Renny. Ano rin siya? Owner din siya ng Every Wagon din yan, bro, no? Ganda, bro. Ang linis, no? Oh, bro, sticker. Bigyan mo na lang yung mga kaibigan, ha? Yun, galing. Sukwat na sukwat. Every Wagon. Kumugi na, oh. Kumugi na, ano, no? Pagbalik sa Manila, hindi naman kilala to. Oo. Hindi, malalaman nilang ako yan. Pwede makita nila mga gulong, mga ganyan. Mga kapisado kasi nila yun eh. Parahin nyo lang ako. Dito naman ako. Tsaka marami tayong dalang sticker dyan na bigay ng ano, provided ng G4 stickers. Iyan eh bro ang dahilan. Grabe, siguro pwede pa to. Tapos kinabit lang yun o. Ganun, malaya pa yan. Basta lang yung market na. Oo, yun na yun. So talagang ano rin? Isa rin bro sa dahilan ba ng paglakas ng ano? Correcto, meron din itong tendency kasi nalalakas kasi yung original niya na injector, sport turbo na sasakyan. Ano yan eh, nasa yung butas ng kanyang injector is nasa 12 uh-huh. or 13 yata yun. Tapos yung pang non-turbo, konti lang yung butas. Oh. Pag inject na ng gas, mas marami yung sa turbo. Oo. Kasi pag turbo, yung kanyang parang may anong tawag, parang may lawa sa gitna ng ano yung kanyang piston. Oo. Kaya malakas yung ano kasi more gas and more air and fuel, more power. Kaya mas malakas yung ano may turbo. Uy, buddy. Yeah. Merry Christmas, bro. Christmas na Christmas. Ah. Para makahinga siya ng maayos. May epekto din ba sa ano yan, sa gas? Oo, kasi yung ano hindi makapasok ng mabuti yung oo. Diba yung halimbawa yung kahit yung motor pag yung air cleaner is barado na, hindi makapasok ng maayos yung hangin. Madumi na rin. Baka ano bro, ako na lang mag ano, provide ng oil. Ikaw na rin. Sponsor nila lahat, bro. Ito pa, mayroon pa siyang dinagdag na kung saan wala si Watod. Kaya prone yung van natin sa nasisira yung bearing van ng tensioner. Dahil nga sa basa ba, pag maulan, pag dumaan yung gulong natin, tumatalsik sa makina, tumatama dun sa belt, nadadama yung bearing, kaya nawawala yung grasa. So, ito, lalagyan din niya ng ano, engine cover para kahit na matalsikan ng tubig ba, dumaan ba tayo sa mga matutubig, eh hindi didiretso yung tubig sa mismong ano, makina ba. Safe yung makina natin. Kinonvert na rin ni bro, yung left na right ko, tapos yung right na left ko. Para hindi ka na malilito, pag right mo, right din siya. Pag left mo, left din siya. Galing no, parang kinorek talaga yung mga, ano ba, mga mali ba, something ganun. Oo. Rocky na to. At least, pag long drive, hindi ka magana, hindi ka takot bumigay yung turbo. Tama. So, para yung turbo, okay naman. Pero may ano, may pag-iingat talaga sa naka-turbo eh, no? Ano yung para saan bro yung ano, turbo limiter? Ano lang yun, accessories lang yun. Ah, talaga? Kasi kung isipin mo yung mga mamahaling sasakyan, milyones yan eh. Yung iba, ilang milyon na yan. Pero walang turbo timer. No. Diba, sa manufacturer pa galing yan ha. Walang ano. But, nilagyan. Pag dumating na sa mga shop, ano lang, pangtakot lang yan para may maibenta. Isipin mo, malalaking company yan ha. Nandyan pa sa factory yan, hindi nila nilagyan ng ano, turbo timer. Dito pa sa labas, baguhin natin kung ano yung nasa ano, original. Yun na, testing nga, left. Ah, pati yung mga side mirror ko, mga ganon. Lahat pala. Oh! Left na yan. Left na. Tinama na yung mga mali sa kanya. Kailangan na rin natin mag-change oil kasi maitim na yung oil natin. Kamusta bro? Yun o, Hampas Loopers. Hampas Loopers! Hampas Loopers! Yeah. Kasama ko, Boy P! Basta side mirror ko, basta bearings ko, bentong yung ano ko. Ano sign? Yung pinaka-ano yan, yung iilaw yung overhead.
Ay, dagdagan ko mga palang tubig, baka wala pang tubig, no? Dagdagan ko na ng tubig. Meron naman kulad. Ayun, saka... Bilang well, travel, check mo lang yung reserve na kulad. Oo. Kailangan naman ni Goro, eh. Lalo na yung... Layo, no? Yung minivan, eh kanina bro. Yan ang ni ang sasakyan ni bro Dudong. Acting yan. Napakalupit. Ay dito bro. Konting rundown lang tayo bro ng mga sponsoran niya talaga kasi ako. Lahat ng mga kinabit talaga doon. Na napakabait talaga. So kaya eh bro, ano ba bro yung mga i-rundown nga natin bro yung mga nilagay mo doon sa inayos mo? Pinalitan natin ang air filter, tapos spark plug at saka yung ignition coil kasi lumang-luma na din. Then pagdating mo kanina, palyado yung ano yung makina kaya kailangan natin palitan yung spark plug kasi 1.5 pa yung 1,500 kilometers pa yung tatakbuhin mo parang dawat tulos. So, kaya maigit pa palitan na natin. Then nagpalit din tayo ng radiator cap at saka yung ano radiator cap at saka yung nag-change oil na din tayo. Change oil. Kasi malaksaw na yung oil. Yung oil. Plus yung ano pa, yung ilalim, di ba? Oh, naglagay tayo ng cover sa ilalim para sa kung merong basa or ulan, yung tensioner bearing hindi na mabasa ko. At saka yung mga belt. Saka yung ano, fog light. Fog light. Wow. At wala. Android stereo. Ay, yung Android stereo, grabe, gustong-gusto ko. Excited na ako. Para... Oy bro, maraming salamat bro. Walang problema. Kahit may walang vlog, thankful ako sa'yo. Tsaka, syempre, andito rin naman ako para yun, sana ma-welcome ako ba sa mundo ba ninyo na ganito na mahilig sa mga minivans, mga nagka-camper vans dyan. Yung mga nagka-comment dyan, yung mga nagtatanong, marami nag-message sa akin sa inbox ng Boy First Time na na-check ko na maraming may interest sa sa ganito. Paano kanila makokontak bro? Sa gustong magkaroon ng minivan or gusto kahit yung Miron o yung Miron na gustong i-restore or mayroong mga kailangan, pwede na pwede nyo po akong visit sa ating YouTube channel Sure Plus TV kasi mayroon mga tutorial doon na ano yung hindi tayo busy, mayroon tayong mga tutorial. Please, mayroon tayong matulong sa kadiin natin or yung kaminivan natin. Okay. Yung iba din na gusto magkaroon ng ganito, meron din tayo. Yun. Hindi lang meron tayo, tutulong din tayo. Oo. Yung mga gustong bumili at magkaroon, mag-message na kayo sa Sir Plus TV page sa Facebook. YouTube channel natin, Sir Plus TV. Yun. Mga ka-uncle. Mga ka-uncle. So, uncle na ako ngayon bro. Call. Ayan. Bro, thank you ah. Walang problema. Huwag niyo kalimutan na subscribe tayo kay Sir Plus TV. Maraming salamat. Kita tayo sa biyahe natin next upload. Pabalik na tayo ng Luzon. Thank you bro.